Parang tabing eh. Hindi ko alam bakit ako laging kinakabahan kapag nagbablog. Ang lamig ng kamay ko. Hi guys, this is Yagi G and welcome back to my channel! For today's video, i-share ko naman sa inyo yung time na nagkaroon ako ng bulutong or chicken pox. Pero bago yan guys, bago ko sabihin sa inyo yung journey ko kung bakit ako nagkaroon ng bulutong, kung paano ko siya napagaling, gusto ko munang mag-excuse sa mga taong nanonood kung maselan kayo or sensitive kayo sa topic na to. Ngayon pa lang, winawarningan ko na kayo na may ipapakita ko mga pictures mamaya na maski ako sa sarili ko, na nandidiri ako, na parang ang pangit. Siyempre, lahat naman nagkakaroon ng bulutong is nagkakaroon ng parang mga red bumps and hindi maganda talagang tingnan. And I'll try to make this video quick and straight to the point para mabilis tayo. So let's start! Yung video na to guys is para sa mga taong eto, yan nga, may bulutong, and para ma-share ko rin sa inyo kung paano ko ba ito napagaling and kung ano yung mga gamot na ginamit ko para madali siyang mapawala. So paano nga ba nakukuha yung bulutong? First is kapag mahina yung resistensya nyo, madali kayong makakuha ng sakit, syempre. So ang sabi nila kasi, 1 week ka daw magkakaroon ng bulutong. After 1 week yun, gagaling ka na. Pero ang sabi nila, yung mga scars na may iwan, siguro mga 6 months to years, or 1 year siya, bago siya totaling mawala. Pero katulad sa case ng mga iba na may edad na nung nagkaroon ng bulutong, sila yung mga mahihirapan ng matanggal yung mga scars. Sa akin, 23. Hindi ko sure yung age ko, yung totoo. Noong 22 ako nagkaroon ng bulutong nitong early this year, March. So sa case ko, feeling ko ha, medyo madali pa siyang matanggal since ito nga, naging effective lahat ng ginamit ko. So ito na nga, nagkaroon ako ng bulutong noong March. Feeling ko nakuha ko siya sa... Di ba nag-work ako diba sa clinic noong March? So pagkakaalala ko Sunday noon, nung nagkaroon kami ng pasyente na may bulutong. Then, nung first noon kasi hindi ko alam na meron siyang bulutong. Hindi ako nagmamas masyado kasi that time. Pero yun nga, after 1 week, na March 24, sumakat yung... May script ako, guys. So, lagi ako titingin sa baba. So, yun. March 24, sumakit yung ulo ko. Parang ang bigat ng pakiramdam ko. Tapos, at the same time, masakit yung lalamunan ko. And itong time na to, ito yung kasagsagan ng COVID. Nag-i-start pa lang. So, kinabahan ako. Then, March 27, karoon ako ng maliit na bump dito na pula. Kinabahan ako, sabi ko parang... baka bulutong tubig to or ano. Nagpa-consult ako kagad online kay Doc Jasmine. Shout out kay Doc Jasmine. Thank you sa pagtulong niya sa akin. And pagreseta. Resetahan niya ako ng Acyclovir na iniinom 800 mg tsaka Acyclovir din na cream. So yung iniinom kailangan daw is 4 times a day tapos 4-5 days siya. Tapos yung cream naman 4 times a day din siya. Tapos hanggang sa meron pang langib patawag doon or basta nag-i-scab pa yung mga sugat mo sa mukha or sa katawan. Yun nga lang, Acyclovir na iniinom or yung tablet is ang mahal. 134 pesos isa. Eh, kailangan ko siya inumin for 5 days ng 4 na beses sa isang araw. So, lumalabas siyang 2,680. Doon naman sa pinapahit kong gamot is 700 pesos isa. Na ganito lang kaliit na tube yun. Para ganito lang. Dalawa yung binili ko kasi doon nga sa span ng pagpapagaling ko is nagamit ko siya. So times 2, 1,400. Sa gamot pa lang na yun, naka more than 4,000 ako. Pero yun nga, sabihin ko sa inyo guys na sobrang effective talaga niya. Kaya worth it din siya. Tapos in between din nun, nagpaparacetamol ako kasi nung mga March 28, nung pangalawang araw akong merong lesion or merong red bumps, is nilalagnat na ako. Nilalagnat, masakit ulo, masakit lalamunan. Yung pala, meron din pala ako sa lalamunan nun. Yung pangalawang araw ko rin na may bulutong, eh, karoon din ng mga bumps. Konti lang, mga isa or dalawa sa mga kamay, sa tiyan. Pero nung March 29 na, nung pangatlong araw ko na merong bulutong, umaga, karoon na sa mukha ko, mild lang siya, para sa mga pimples pa lang. Pero nung gabi na, ayan na, nagkaroon na ng moderate na pamumula sa buong mukha ko hanggang leeg. Noong time rin na to, umiiyak ako, iyak ako ng iyak kasi nga,
sobrang magigi ako sa katawan, so, lalo sa mukha. Halos hindi ko na siya kayang hawakan. So, yung boyfriend ko tinutulungan akong lagyan ng gamot yung mukha ko. Nga pala itong time na to, mula nagkaroon ako ng bulutong sa mukha. Hindi muna ako gumagamit ng mga harsh na facial wash. Ang ginagamit ko lang muna sa buong katawan ko is yung Johnson na soap. Yun, so tuwing naghihilamos ako, feeling ko may pinipig ako sa mukha. Yung ganong feeling. Promise, like, hindi sa pagiging exercise, pero para talaga siyang pinipig. Pag pumikit ka, parang humahawa ka or parang lumalamuta ka ng pinipig. Ganun. So, March 30, ito na yung sobrang severe na, like, hindi ko na talaga kayang hawakan or tignan yung itsura ko sa salamin. So, pangatlong araw ko na naglalagay ng gamot sa buong katawan ko, pati umiin ng gamot. And sabi ng doktora ko is, normal lang daw naman talaga na maglabasan siya. Then, dun sa March 31, panglimang araw ko na mayroong bulutong at pang-apat na araw ko na umiinom ng gamot, dun na siya nagstay. I mean, hindi na dumami yung mga bulutong ko. Nag-stop na siya sa pagdami. Then, no April 1, ayan, naglalesen na siya at saka natutuyo na yung ibang mga sugat sa mukha ko. Tinigil ko na rin yung pag-inom ko ng gamot. Pero, dito nag-start yung sobrang angkat eh. Ang ginamit ko dun is calamine lotion. Eto. And kapag sobrang hindi na kaya, yun talagang sobrang worst na, lalo na paggabi. Umiinom na ako ng cetirizine. So, eto. Yan yun. After nyan, yan na naglalighten na yung mga scars. Nagtutuklaban ba yung term ba doon? Ito yung ibang picture ko no April 4. Then, April 8. Tapos, April 12, after 2 weeks ko na merong bulutong, ito na yung itsura ko, ang haggard. Dito ko na-realize yung balat ko, nag-iba siya. Para siya naging dry, tapos nagkaroon-karoon siya ng mga tuldok-tuldok dito sa buong katawan ko, na parang chicken skin na siya. And sa ulo ko, meron din. So, kailangan ko magpagupit that time para masyampuhan ko maigi yung ulo ko. At saka malagyan ng gamot. Then after ilang araw pa noon, tinigil ko na rin yung paglagay ng mga cream. So parang tumagal lang siya siguro na almost 3 weeks yung paglagay ko ng cream. And after 1 month yan, na nakabalik na ako sa work, na siya masyadong halata. Pero meron pa rin siya mga scars. Diyan ako nag-start gumamit ng pans. Pero nga pala guys, itong sebo de macho, try ko siyang gamitin pero parang feeling ko hindi siya effective sa akin. So balik tayo dun sa pans. Ito yung pans na ginagamit ko. Ito. Yung Skin Perfecting Cream. After 1 month ko lang mayroong bulutong, ginamit ko na siya. In just 2 weeks, ayan na, nakita ko na yung progress. Naglighten na talaga yung mga scars sa mukha ko. Then bumalik na rin ako sa sabon ko na Koji para maglighten lahat ng mga scars ko sa buong katawan. Then fast forward tayo noong June. Dito nag-fully healed lahat ng lesion, lahat ng bulutong ko. And hanggang ngayon guys, minimaintain ko ngayon yung skin ko by using this sponge. Ito rin yung lagi kong ginagamit noon pa. So, ito rin yung secret ko kung bakit ako meron. Hindi naman flawless skin, pero at least papaano is na-achieve ko yung clear skin na gusto ko. And sana rin nakatulong tong vlog na to. Iniisip ko may nakalimutan pa ako, pero sana nasabi ko lahat and sana malinaw din yung kwento ko. Bago matapos tong vlog na to, gusto ko muna mag-shoutout. Shoutout kay Pam, kay Amor Flores. Lagi siya nanonood ng vlog ko at number one supporter ko din yan. Shoutout din kay Nino Paplor, Rian Ocomen, Raihan Malidom. So yun lang guys, thank you for watching. Please keep subscribing and supporting me. Kung meron kayo isa-suggest na gusto nyo pagawa sa akin next vlog, i-chat nyo lang sa akin, sa mga friends ko. Di kaya mag-leave lang kayo ng comment dyan sa baba. Yun lang, thank you so much. Bye!